May purpose yan, kaya ginaganyan ko yan. Ang side build, ang kakabit na ito, yung original, yun din naman, yung, pero yung pangaraniwang kasing kinakabit sa mga sidecar, knuckle bearing type, kasi yung pag napabaya mo naman yung pinaka-housing niya na hindi mo nagagalasahan, kakainin talaga yung pinaka-apaan niya. So, ayan, papakita namin sa inyo ni cameraman natin, si Joel. Ano pala, shoutout muna sa mga nasusubscribe na kami YouTube channel. Maraming salamat sa inyo at tumataas pa ang aming YouTube channel. Ayan, dapat sa inyo. Ito kasi yung inuna natin, yung pinaka-buha natin. Papalitan na natin yung buha na yan nito. Ito yung pinaka-knuckle bearing niya. Ayan, papalitan natin yan. Yung knuckle bearing niya, ito yan. Bali, kung ganti yung nakakabit dyan, knuckle bearing type, ang nangyari kasi, nasira yung pinaka-bahay niya rito. Ayan, yung pinaka-housing niya. Ngayon, yung pinaka-lalagyan ng bearing, kumalog na. Ayan ang nangyari ngayon dyan. Kaya kahit ilang beses niya palitan ng bearing niya, makalog na talaga. So, ang gagawin natin, papalit na natin ito. Ito yung papalit natin, kasi ito yung binili niya. Papalit natin ang bearing na 6205 na. 6205. Dahil yung ehe na to, pang 6205 din to. Pang 6205. Ayan. So, ayan na. Yung gagawin natin. Bali, gagawin natin. Kakatingin yung pinaka ano dito. Tapos, iko-connect na natin siya. Ito yung bali itsura nun. Ayan, yung dito. Ngayon, ito na ngayon siya. Kakapit natin dito. Ayan. Papalitan natin siya ng bago. Ayan. Iko-connect natin. So, ato. So, ayan na. Simulan muna natin. May tayo magkwentuhan. Thank you.
Tara. Kalau
Pusta. Post mo, tas iangat mo yan. So, bali, ito na yung side view setting natin na pinata natin ng eto, ng boha, na bago. Kasi itong bearing nito, 6 model, 6205 yung pinilit natin na bearing na yan. 6205. Tapos yung dating knuckle niya, ayan, ito kasi yung naging issue niya. Ito kasi naging issue niya, tingnan nyo, yung napabayaan ng may-ari yung pinakaano niya, kinain yung pinakabahay niya, lumubog. Bali, ang gagawin ko dito, ipapareface ko ito, itatabi ko na lang, sayang, kasi ito eh, original pang sasakyan ito eh. Napabayaan lang talaga. Tapos ito yung pinaka-isang bahay din niya, ayan o. Yan kasi yung pinakasakit ng knuckle bearing pag pinabayaan nyo sa grasa. Kasi ito, dapat ito, every isang, 1 month, ginagrasahan yan. Tapos yung, tapos yung pinaka bahay niya dapat to hindi siya umugang ganyan, no? Kasi yung iba kasi kaya ayaw ng knuckle bearing piece sirain daw, pero hindi naman, kasi ang sikreto lang ng knuckle bearing talaga, alagaan niyo sa grasa lagi, kasi naka-lubricate kailangan niya, kasi pag pinabayaan tuyo, matuyo sa grasa yan, talagang ganyan ang mangyayari, tingnan niyo, umuga, kinain na yung pinaka housing ng bahay niya, ayaw na namayari, gusto na lang niya na stock boa. Ito kasi talaga to pang sidecar talaga to. Ito kasi pag nasira, bearing napapalitan niya. Palit bearing. Hindi kagaya nung kasi pag nasira, damay-damay lahat pag napabayaan. Ito hindi naman, ma-limit nasira to. Tsaka matipid lang to eh, ang bearing ito mga 80 pesos lang yata isa. Ito mas mahal ang bearing nito. Yan yung pinaka bearing niya kasi pansasakyan kasi yan. So, ito na ito. I-attach na natin yan. Ano yung po-post mo yun? Dari po rin yun. Okay. Atin po dito. Pusma na. Okay na. Ayan. Babayin. Ikakapit na natin ngayon yung side view niya. Tapos yung kinapit ko kanina. Pusma mo. May nag-rock and roll lang kasi kaya pinos natin. Ayan. Niya. Ah, ito nyo, yan. Ayos na yung pinaka, ano niya. Kasi nilagyan natin yung spacer sa loob kanina. Sinukatan natin yung spacer niya. Para yung bearing, pag giniikpitan nyo, hindi lumusot yung pinaka bearing niya. So, kahit ikpitan nyo sa ganyan, hindi masisira yung pinaka bearing niya. Tapos, ano yung pinaka bearing niya? Ano yung So, bali, tapos na natin ngayon yan. Ayan. Ayan na natin. Sipit natin konti. Talak. Ayan.
Ayan, kahit kita nyo na malakas yan. Hindi siya mga, ano, tiyanat ko na para maikot. Diba? 5, yun lang yan. Yan na, ayos na. Yan, i-side mo rin. Atin siya ng pinaka, yung pinaka-level bar, kasi kailangan natin medyo nakadigli ng konti. Kasi hindi pag inalay nyo ng pantay yan, pag may sakay yan, tatagilin na ganun yan. Hindi nung nakapasok. Kaya medyo naka-lead dito ng konti. Yun yung pinaka-technique ko sa pag-align. Ayan. Saka doon sa mga nagsusubscribe na aming YouTube channel, ayan, maraming salamat. Saka doon sa mga nag-comment, saka nag-share, maraming salamat. Saka sa mga, ngayon, pasensya, ngayon lang kami napag-vlog kasi gawa na naging busy tayo. May nasikaso pa tayo tungkol dito sa mga order. Ayan. Ayan. Tapos muna natin yung pinaka-siding niya. Ayan. Ito na yung nayari natin. Tapos muna dito sa loob. Kasi sa loob, napakaingay sa labas. Hindi magkaintindihan na pinag-uusapan natin. So sa mga nag-comment at nag-like at nag-share yan, maraming kami sa lahat ito. Wala pong masabi kundi maraming salamat. Tsaka sa mga ibang videos natin, meron tayong gagawin na pag natuloy donut tire set, so donut tire setup, babawin natin yung setting, wheel at saka donut tires. Tapos sa mga sinasabi ko mga vlog ng nakaraan, eh wait nyo lang yun, yung mga maganda natin vlog, wala pa tayong budget para doon eh. Saka masyadong malaki yung kailangan natin ano din. So tsaka yung mga nagsusubscribe tsaka nagko-comment, tsaka doon sa may yung nag-message sa akin si Seth, titignan ko kung may iatas ko mamaya yung mga comment, kasi nag-PM siya sa akin na tungkol doon sa gumawa siya ng kolong-kolong, napanood yung mga ginagawa at saka yung side wheel attachment, nakakuha doon siya kahit paano ng technique. Yan, maraming salamat siya, sir. So, wala akong masabi kasi ngayon lang kami nakapagano, medyo hindi na ako sanay mag-vlog. Tagal-tagal. So, yan, kita-kita na ulit tayo. Bye-bye! Okay, dapat na yan. Walang mga yan. Ano yung yan? Wala na.